Hi everyone, good afternoon sa inyong lahat. Well, for today's video, wala nang paligoy-ligoy pa. We'll be talking about emergency cesarean on dogs, particularly on Shih Tzu. And this story is about our experience recently. Kasi 18 eh. Ano na ngayon? 29. So, mga 11 days ago. Yan. 11 days ago, si Courtney Love, ang Shih Tzu namin na pregnant, ay nagkaroon ng emergency cesarean section na operation or procedure dahil nahirapan siyang ilabas normally yung kanyang babies or puppies. Anyway, ayun nga. So, ang isashare ko sa inyo ay yung experience namin, yung tension, yung hirap, and ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit siya nagkaganon according to our veterinarian. So, first, ganito yung nangyari. Nung araw na yon, December 17, nagsimula ng mag-labor si Courtney ng around 7 p.m. Nakikita na namin siya, ihi ng ihi, gustong magpupo pero hindi lumalabas yung pupo niya. Tapos, ganun yun eh, pagkamalapit ng mga anak. Pero prior noon, meron siyang ilalabas na pupo na maliliit na parang tuldok-tuldok. Yun, sabi nila, yun daw yung huling pupo or yung pupo na daw yun ng puppy. Hindi na pupo ni Courtney, parang ganun. Or something like that, hindi ko sure ah. Pero may nagsabi before na ganun, kasi sa baboy ganun eh. Kapag patak-patak na lang yung pupo ng nanay, malapit na siyang manganak. Tapos, eto na nga tayo, December 17, around 7 p.m. nagsimula na siya magkakaykay. Nagne-nesting na siya. Tapos, panting na siya. Yung ganito na yung hinga niya. Tapos, mamaya, papahinga siya. Tapos, mamaya uli, hihingalin uli siya ng ganon. Tapos, ganon lang siya. So, ako naman, bilang sa experience ko rin, na nakapag-anak kami kay Tabby nung around August, ganon din. Kapag ganon na si Tabby, ibig sabihin, manganganak na yon. So, pin-repair na namin yung nesting box or yung whelping box niya. Pero ayaw niya doon. Magsistay lang siya doon, tapos iiyak siya, tapos lalabas na siya ulit. Tapos, pagod na siya, or kaya pag nangangalabit siya, nangangalabit kasi si Courtney, behavior niya yon. Kapag may concern siya, manggaganon siya. Gaganyan siya sa'yo. Tapos yung mukha niya, nakapuppy dog eyes. Ganyan. Tapos magpapakute siya, tapos sabi niya, ganon siya kapag may concern siya. Pero hindi naman siya kumakain. Tinatry ko siyang pakainin, ayaw niyang kumain. So, ayun na nga, isa pa yun sa sign, walang gana kumain. So, malapit na nga siyang manganak. Tapos, ayun, hanggang madaling araw, binabantayan ko siya. Ganun pa rin, paulit-ulit lang, hindi siya nanganganak. Ano lang siya? Nagli-labor, hindi siya mapakali, sobra. Tapos, naninigas yung tiyan niya. Yun yung napapansin ko, talagang antigas-tigas. Alam mo yung parang puputok na yung tiyan niya. Hindi mo siya ma-press ng gano'n, ano lang, ganun lang. Kasi sobrang tigas talaga. Tapos yung mga puppy sa loob, nararamdaman mong gumagalaw sila. Tapos, ano pa, ganun siya hanggang kinabukasan, umaga na, hindi pa rin siya makatulog ng maayos. Kasi nga, nagli-labor siya. Tapos, edi ano na, 24 hours na lumipas. Magta 24 hours actually. Tapos, naninigas pa rin yung tiyan niya. Mga around 6 p.m. ng December 18, kinabukasan na to kasi around 7 p.m. siya ng 17 ng December nagsimulang mag-labor. Pero pagdating ng 18, dun una siyang umiyak. Yung mga around 6 p.m. or 5 p.m. yan, nagsimula na siyang umiyak ng ah! Gumaganon siya. Alam mo yung pag nanganganak kasi yung aso, masakit sa kanila yung pag-anak. Yung ah! Gumaganon siya. Feeling ko, ano lang, parang ano pa lang siya, nagtatry, magpush, nagkakaroon siya ng contractions, unang-unang mga contractions. So, sinacheck ko naman, wala. Pero mga around 30 minutes, hindi ko na-check. Pag silip ko, tumigil yung ano niya eh, yung pag-ire niya ng, ganon. Ang ginawa ko, nilapitan ko siya, touch check ko yung pempem niya. Meron ng bilog na sack na may water. So, malamang yun na yung panubigan niya. Hindi pa kasi nagpuputok. So, ayun, andon lang siya. Pero nahihirapan siyang umire. So, every time na magpupush siya, tinutulungan ko siya, ina-assist ko na lumabas din yung water na yon, yung panubigan na tinatawag.
Tapos, hindi talaga siya lumalabas. So, nakahiga lang si Courtney dun sa may, sa area na yon na nilagyan namin ng sapen. Kasi ayaw niya dun sa whelping box na ginawa namin. Abang ka dyan. Tapos, ayun, kinocomfort ko siya. Okay lang yan. Pinaparamdam ko sa kanya na magparelax siya. Tapos, nakaready na rin yung mga gamit namin. Ayun, pero hindi pa rin pumuputok nga yung panubigan niya. Hanggang sa sumapit na yung ika-6 PM, lumabas na yung first baby niya kasama yung inunan. So, ang nangyari, mga around 6 PM na yon, yung hirap siyang ilabas na panubigan, pumutok exactly kasunod nung puppy, na medyo nahirapan din siyang ilabas yung puppy kasi mataba. Mataba at malusog yung puppy na yon, yung unang-unang puppy. Tapos, unang lumabas ay ulo. Yun, yun yung maganda. Udo yung unang lumabas. Tapos, dinahan-dahan ko, minasage ko yung pempem niya, dahan-dahan. And, yun, lumabas yung unang puppy. Kasunod mismo nung placenta ng puppy. So, meron na tayong one puppy via normal delivery. Tapos, yung placenta lumabas na. Very good, di ba? Ang ganda. Ayos, smooth lang. Pero, medyo nahirapan siya talaga. As in, pagod na pagod siya. Binibigyan ko siya ng dextrose powder with water from time to time. Kahit papano, hindi siya ma-dehydrate. Dahil sobrang tagal na nga niyang nag-labor, di ba? Nasa 24 hours na hanggang siya lumabas yung... Actually, 23 hours simula nung lumabas yung unang puppy. Pagkatapos nun, kalmado lang yung mga contractions niya. Oh! Ganon, parang maya-maya hihingalin siya, tapos magpupush pero wala namang lumalabas. Around 7:10 to 7:15 PM, lumabas yung second puppy. Maliit lang, sobrang liit. Walang lumabas na placenta. Wala talaga. Ang nangyari, pinutol ko yung pusod. After nun, tinabi ko yung puppy, tapos nilinis namin, tapos pinadede namin sa kanya para mag-trigger ng contraction sa kanya. Pag nagdedede kasi sa yung mga puppies, nagte-trigger siya ng contraction sa mommy dog. Kaya maganda paglabas ng puppies, pag nalinisan nyo na, padedein nyo na agad sa mommies. Bukod sa syempre, nakakakuha sila ng sustansya dun sa colostrum na nakukuha nila sa first milk ng mommy dog. Tapos, ganun din kasi sa baboy. Dati kasi ako yung kasama ng papa ko. Lagi nagpapaanak kami ng mga inahin niyang baboy. And same experience before. Pero, ang difference lang, sa baboy kasi, kapag ang interval medyo malayo na, nagtutusok na yung papa ko ng oxytocin or pampahilab sa tiyan. Kaso sa dogs kasi, hindi ako familiar and hindi naman tayo veterinarian na... pamfamiliar or expert sa pagtusok ng vaccine ng oxytocin dito sa puppy, kaya ay sa dito sa aso, kaya hindi ako familiar. Before, yung papa ko kasi gawi yun sa province na kapag yung baboy manganak, ang magpapaanak lang yung breeder din ng baboy. Pero si Courtney kasi ay shih tzu at medyo hindi talaga, ayokong magtusok ng anything na hindi ako maalam o hindi ako ang dapat magtusok sa kanila. So, ayun, sabi ko, try kaya natin dalhin sa vet. Kung sakaling mahirapan si Courtney, magpatusok tayo ng pampahilab sa vet. Unfortunately, sarado na yung mga message namin na vet. At, ayun, kaya ko nga pala gusto magpatusok ng oxytocin o pampahilab sa kay Courtney that time, kasi yung inunan hindi pa lumalabas. E ang expectation kasi namin, every time na may lalabas na puppy, meron siyang kaukulang katapat na isa ring placenta. So yun, yung pinagputulan ng pusod, nakikita ko pa, nasa loob pa ng pempem ni Courtney, tapos yung placenta hindi pa lumalabas. And after nung 7:15 PM na yon, hindi pa uli ako nakakakita ng contraction kay Courtney. As in, wala talaga. Walang contraction. Nare-relax na siya. Instead na matrigger ng pagdede ng puppy, yung paghinga niya, ay yung pag-contract niya or pag-ire niya, hindi. Nakakatulog siya, parang siyang naubusan ng lakas. Alam mo yung parang sa second puppy, tinodo niya na lahat, ganun. Yung unang puppy kasi na lumabas, share ko na lang din, yung mukha niya, parang siyang na-flat. Parang ganun.
Parang na-flat talaga yung mukha. Tapos, ayun nga, ang possible pala na dahilan nun, matagal na ipit yung first puppy sa paglabasan ng baby niya. Parang naano na siya, napit-pit na. Buti na lang, ayun, lumabas siyang buhay. And ngayon naman, after 11 days, nung pinanganak siya normally, ayun, maganda na yung hubog ng mukha niya. Siguro talagang naipit lang nung una. Naka-recover naman na ngayon. Di ba sinabi ko sa inyo, walang vet na bukas at that time. Sunday yon eh. Tapos, walang nagre-reply. Nag-message ako sa dalawang kilalang vet na pinupuntahan namin before. Tapos walang nagre-reply. Siguro nga kasi day off, Sunday, ganyan. Ganun pala, wala silang emergency. Ganun. Eh, tapos yun, si JC naman, hanap ng vet nearby para makapagpa-check nga kung ano nang nangyari kay Courtney. Kasi since 7 p.m. naghintay kami, mga 8, wala pa rin. Hindi talaga nag-contract. Tapos hindi pa lumalabas yung pangalawang placenta. Nung 9 p.m. na, sabi ko 7 yung huli, 8, 9, magte 10 p.m. na, wala pa rin. Sabi ko, sige, message mo si Harold, yung kapitbahay namin, kasi may nire-recommend siya before na veterinarian nearby na pwede kang magpa-emergency cesarean kasi on ko lang siya and sa bahay lang niya mismo yung clinic niya. So, sinurch siya ni JC, tapos ayun, nakita namin and hi, fortunately, andun siya sa bahay niya and open siya for emergency cesarean. So, ayun, pumasok kami dito sa kotse. Napakalamig na noon, mga around 10 p.m. Ang lakas-lakas ng hangin. Sobrang lamig talaga. Sobrang protected namin si Courtney. Ako, andun ako sa likod. Tapos si Loves nag-drive dito. Medyo kinakabahan kami kasi si Courtney medyo hindi siya umiimik. Alam mo yung napaka-low energy niya na ganun. Tapos, ayun, basta may something kaming na-observe na hindi normal na nangyayari sa nanganganak na aso. Yun, hindi lumabas yung placenta, hindi nagko-contract. Hanggang sa almost 3 hours na, wala pa rin sugod sa veterinarian. So yun, dinala na nga namin kay Doc Elfren dito sa Muñoz, Nueva, Ecija. Si Doc Elfren ay, ayun, isa sa mga veterinarian na napaka-generous maningil sa cost ng cesarean kasi hindi siya mahal maningil dun sa operation or sa procedure. Parang kung ikukumpara mo yung rate niya dun sa ibang veterinarian nagsasagawa or nagkakonduct ng emergency ng cesarean procedure or particularly emergency cesarean, eh napakababa ng rate niya. Kung halimbawa sa Manila, bigyan ko lang kayo ng idea, sa Manila ang going rate ng cesarean for Shih Tzu is around 15 to 20,000 kay Doc Elfren ay divided by 3. Ganun. So parang 30% mga ganyan lang yung range. 30 to 40% yung range ng CS procedure niya. And hindi rin siya nagcha-charge for emergency delivery. Ano lang, regular lang yung charge niya kung emergency man or scheduled cesarean. Tapos, ayun na nga. So, dinala na namin si Courtney sa clinic ni Doc Elfren na bahay niya rin. Actually, yung bahay niya, dyan lang yun eh, sa may Poblacion East. Malapit siya sa sementeryo dito sa may Muñoz, Nueva Ecija. Malapit din siya dun sa isang gas station. Galing kang Kabanatuan, papunta kang San Jose, sa right side siya ng kalsada. Tapos, two-story house siya, tapos may clinic sa labas. Mga 10 p.m. na yon, around 10 p.m. So, mga 3 hours na since huling naglabas ng puppy si Courtney and hindi na siya nag-contract. Then, tinanong ko kay Doc kung anong dapat gawin. Pwede pa ba siyang gamitan ng oxytocin o pampahilab kasi hindi na siya naghilab. So, nakita ni Doc, chineck up niya yung pempem. May lumalabas na green, dark green liquid or fluid sa vagina ni Courtney. And ang sabi niya, kapag may ganun na nalumabas, automatic for emergency cesarean procedure na yon. Kasi yun na daw yung sign. Kumbaga, nagde-detach na yung, paano ba explain? Nagde-detach na yung placenta ng puppy
doon sa uterus ng nanay. So, pag nag-detach na siya, ibig sabihin, wala na siyang pagkukunan ng food supply para manatili siyang buhay sa loob ng tiyan. Ang mangyayari, kapag wala na siyang food supply, eventually, mamamatay siya sa loob. And kapag namatay siya sa loob, pwede siyang maging toxin or lason sa katawan ng nanay. Kapag nalason ang katawan ng nanay dahil sa unborn fetus, pwede siyang magkaroon ng infection such as sepsis. Kapag nagkaroon siya nun, pwede siyang mamatay eventually. And kapag namatay si mother dog, etong mga newborn puppies na nakalabas normally via normal delivery ay pwede rin mamatay kasi hindi sila masusuplayan ng enough nutrition na para sa kanila talaga. Unless tsatsagain mo talaga silang i-breastfeed, i-bottle feeding, and ayun. So we decided na, sige, agad-agad. Hiwa, emergency cesarean, and ayun. Inihingal ako, nararamdaman ko pa rin yung time na yun. Kasi every time na umiire talaga nun si Courtney, nung normal pa, napapaire din ako kasi nahihirapan siya. Sabi ko, baka mauna pa akong mapaanak kay Courtney. Kasi napapahilab din yung tiyan ko pag naghihilab siya. So, ayun na nga, to cut the story short, hiniwa si Courtney. Pero bago siya hiniwa pala, ay chinek muna via ultrasound kung may buhay pang puppy sa loob. Fortunately, may na-detect si Doc na isang heartbeat at may isa pang possible na baka ano din, buhay pa rin. So, ayun, nung sinurgery siya, hiniwa siya, kinuha na yung puppies. Ayun, buhay yung dalawa. So, we have 4 puppies na safe at walang namatay sa kanila. As well as, yun, kay Courtney, buhay din siya. Ang saya! Nag-survive tayo sa isang emergency cesarean experience with Courtney. Tapos, ayun, natapos yung procedure, hinintay muna namin na magising si Courtney. Hindi naman, kasi kapag naka-anesthesia siya, gaganan siya. Kapag nakabango na siya, gumagan-ganan siya. Iniingatan namin yung ulo niya at natumama dun sa table. So, dahan-dahan, ayun, hanggang sa medyo kaya niya nang makontrol yung ulo niya. Pero bumabagsak pa rin. Pero, yun nga, nagsisignify yun na okay lang naman siya at safe naman siya. Tapos, ayun, inuwi na namin si Courtney. Natapos yun, halos magto 2 a.m. na and nakakatawa. Thankful talaga kami kay Doc Elfren kasi safe lahat ng puppies and si Courtney. Ito na kaya. Tapos, ayun, yung rate, napaka-affordable. Napaka-mura lang. Pero, syempre, hindi pa rin siya sobrang mura kasi may cost siya na hindi mo naman mapupulot anywhere. So, ayun, I recommend na kung meron kayong manganganak na shih tzu or maliit na aso, actually, ano eh, hindi lang maliit, nakikita ko kahit mga husky na cesarean sila yung kay Husky TV, Husky Tears, tsaka kay Husky Pack TV, na cesarean yung mga aso nila. So, I wonder ano ba talaga yung dahilan. So, tinanong ko din si Doc Elfren, sabi niya, typically daw, ang dahilan kung bakit nahihirapan yung aso, manganak normally, kasi sa positioning ng puppies, minsan, nakaharang yung puppy dun sa labasan ng puppy, sa pempem ng nanay, or sa cervix. So, ang posisyon niya, hindi ulo yung naka-align. Minsan, nakapahalang siya. Ito yung labasan ng baby. So, yung kahit mag-contract ng mag-contract yung nanay, hindi talaga lalabas yung puppy. O kaya, nakaharang din yung placenta. So, hindi talaga lalabas. Ano pa? Yun, isa rin dahilan sa sobrang tagal ng pagli-labor nung nanay, tulad ng nangyari kay Courtney, ay sobrang tagal ng labor niya, more than 24 hours in total. Tapos, wala na siyang energy. Kakaire niya, napagod na siya. Tapos, isa din sa possible na dahilan is calcium deficiency daw. Na kailangan na kailangan daw ng uterus ng nanay para mag-trigger ng pagpupush ng puppy palabas kapag nanganganak na yung nanay. So yun, kung meron kayo mga anak na shih tzu, make sure na mapapainom nyo sila ng puppy OB or prenatal vitamins for mommy dogs. Tapos, ayun, i-guide nyo sila kapag nahihirapan silang manganak kasi
Minsan hindi nila kaya by themselves. Ayun, maghanda kayo ng budget for cesarean. Unang-una, mag-inquire kayo sa paligid nyo kung magkano ba yung rate ng cesarean section or emergency cesarean kapag na-cesarean yung shih tzu nyo para kapag dating ng panahon na magkaroon ng emergency, hindi kayo mabibigla. Dito medyo nabigla kami kasi na-expect namin magno-normal siya eh. Kasi hindi naman siya sobrang liit and very athletic to si Courtney bago pa siya magbuntis. Ano siya, tinetrain namin siya sa fetch, magtakbo, mag-exercise, akyat-baba rin siya ng hagdanan. So, hindi siya low sa exercise. So, yun nga, more or less, napagod talaga siya. So, yun, next time, we learned our lesson and ayun, we can only do naman prevention. Pero syempre kung sakaling magkaroon ulit ng emergency cases despite the preparation and what we did, dapat meron pa rin tayong emergency fund for emergency CS ng ating mga alagang aso. Ayun, lalo na kung breeder ka, dapat talaga meron kang ganong funding. So yun, sa mga gustong magpa-reserve ng mga puppies ni Courtney Love, dito lang po kami sa Science City of Muñoz, Nueva, Ecija. Target of release date is around February. Very healthy sila and chubby. Kasi ansipag magpa-dede o mag-nurse ni Courtney. Si Courtney kasi, basta every time, nalalabas lang siya, maririnig niya iyak yung anak niya, babalik na naman siya sa loob. Tapos protective din siya, yun yung behavior niya na na-observe namin na maganda as a mother dog. Protective siya kapag lalapit si Maria, babalik na naman siya dun sa litter box ng mga puppies natin, litter pen, ganyan. Ayun, and that's it for today, and medyo mahaba na tong video natin. I hope na may natutunan kayo, at sa mga gusto palang mag- kontakin si Doc Elfren, ilalagay ko dito yung Facebook page niya para ma-message niyo siya, lalo na kung taga Nueva Ecija kayo. At hindi niyo mababantayan yung mga aso niyo. Pwede kayong magpabook ng scheduled procedure of cesarean kay Doc Elfren. Nag-CS din siya ng large breeds na same din. Alam niyo ba, meron akong nakakwentuhan na isa din sa mga naging patient na hindi ni Doc Elfren, ng ibang veterinarian dito sa area namin. Tapos ang nagastos niya is around 30,000 for husky. Tapos dalawa daw yung anak. Tapos namatay yata yung isa, parang ganun. Sabi ko sa kanya, sana dito ka na lang kasi kung dito ka, yung large breed mo, half the price lang nun yung makukonsumate mo dito kay Doc Elfren. Basta sobrang mura niya versus others, promise. Masyasak kayo sa sobrang mura. Tapos, ayun, what else? Yun na, yun lang naman. Wala naman ng iba. Ngayon, okay na si Courtney. Medyo, magugutumin siya. Well, deserve naman niyang kumain. Kasi ang tataba talaga ng puppies niya, hindi niya pinapabayaan. And, ayun, hanggang dito na lang muna. Sobrang haba na ng video natin. And see you on our next vlog. Bye!